So right after this given example, let me cite you another one. That's to say or prove na for every rule, there is always an exemption. So ito yung ituturo ko sa inyo. So let me erase again this so that I can give you another, I think, last example na lang regarding about long division. Para maipakita ko lang sa inyo that for every rule, there is always an exemption. Hindi naman laging first term to first term or first term of the divisor lagi. Ang first term ng dividend lagi sa first term ng divisor. Minsan, may iba naman. Okay, no? Okay, minsan may iba naman. Okay, let me show you solutions with a new problem. Tapos, proceed tayo sa physics. Yung problem na hindi nyo makompute before, kailangan ninyong matutunan ninyo at karapatan ninyong matutunan nyo para complete package yung... At hindi rin kayo mahirapan pagdating sa statics of rigid bodies. Although, pagdating nyo lang mga major na ibang mga subject pagdating sa IOR here, kasi sa CHED, bawal. Halimbawa, kayo nagturo ng differential calculus. Sa next time, bawal naman ako magturo ng integral sa inyo. So, ganun yung ruling sa pagtuturo ng mga engineering students. Okay. Oh, let me give you this example. I'll write it twice because I have to show you two different solutions. If I will write this on the board, yan, tingnan nyo ah. Explain ko lang sa inyo. Nahihirapan ako magsulat. Plus, 2AB plus 2AC plus 2BC. So, mamaya, gusto nyo, turuan ko pa kayo ng algebraic. Alam mo ba yung algebraic? Combination hindi ng algebra. Pa. Hindi pa, ano? May algebra and geometry, pinagalo ko. Actually, yung algebraic na yun, yung polygon method of square of polynomial. That's part of my thesis when I was just a student sa master's degree ko. Okay. Sir, pwede pong paalis po yung 2 dun sa taas? Ano yung 2? Yan, yung po sa 2 sa taas. Nung parang laki exponent, sir. Apo. Ito. Hindi po sa 2BC po. Hindi po, sir. Sa taas pa po ng ano, dividend. May 2 ba? Ah, may 2 ba na nakasulat? Ay, hindi ko nakikita. Naasak pala siya. Ayun, yun po sa may yellow. Oh, bubrain ko. Masakit po sa mata. Adyo. Okay, so let's proceed. Yung lang po. Okay. Okay. So, twice kong susulat yan para naka-prepare na kagad. Iitin ko na lang pagkakasulat. Twice kong susulat. Actually, kahit 4-5 solusyon, pwede akong magpakita dito eh. Pero makukuha nyo rin, tinan nyo ha. Iba-iba yung pamamaraan, pero isa lang yung patutunguhan. Parang sa reality. Iba-iba kayo ng way, diskarte, pero isa lang ang inyong patutunguhan na inaasam ang maging civil engineer one day. So, ganyan din dito. So, gusto kong magsimula sa third term. Dito ha, C square divide by C, third term to third term. So, let me write C. C square divide by C is C. C times A, yeah, C times A is AC. Negative AC, palitan ko kagad ng sign. A times C is AC. Saan ko susulat ang negative AC? I-align ko sa kapareho niya. Para similar term. So, negative AC. Then, C times B is BC. Let me write negative BC. Dito ko susulat yan. Saka pareho niya. C times C is C square. So, I'll write negative C square. Then, underline ko ng kabuuan niya, no? Yan, kabuuan niya. So, hindi naman laging isa lang ang bring down. Misan, pwedeng bring down lahat. O to bring down A square. Bring down positive B square. Ayan yung mga kakaiba. Ayan. Cancel na ito. Bring down positive 2AB. So plus 2AB na lang. And then here,
plus AC, dito plus BC. Ngayon naman, ayoko pa rin magsimula sa una. Gusto ko naman magsimula sa B square. So second to second, B square divided by B is positive B. B times A is AB. So change sign, negative AB. B times B is B square. So change sign, negative B square. B times C is BC. So change sign, negative BC. Yan. Underline ko ulit lahat yan. Cancel ito. Cancel din yan. Bring down A square. A ito, no? A, yan. So this is positive AB. Then this will be positive AC. Oh, dito, first to first na ako. A square divided by A. So positive A. A times A is negative A square. A times B is negative AB. And A times C is negative AC. Lahat ng yan, kanselado na. Zero. So exact quotient tayo. Gets ya? Gets ya ba? Okay. Sir, wait. Yes. Kahit mag-umbisa po kami, kahit mag-umbisa po kami sa A, ganyan din po 'yung makukuha. Yes, oh, tingnan natin, no. C plus B, although hindi lang pare-pareho ng reglo. Halimbawa, pwedeng actually ito 'yung mga ito, bibilangin ko, may connection dito ang combination, ha. Tingnan niyo, ang permutation. A, B, C ang pagkakasunod ng mga sagot. A plus B plus C plus C. A plus B plus C. Pwede rin ganito. A plus C plus B. Dalawa, no? Dito nyo malalaman kung ilang solusyon ang pwede kong ma-provide na pare-pareho lang ang sagot. Halimbawa, B, A, C. B, C, A. C, A, B. C, B, A. Pero pa bang ibang combination? O anim lang. Anim lang, di ba? So ibig sabihin, anim na solusyon lang makukuha natin. At eto na yung isa. C plus B plus A. Eto yun. Sa inyo, ha? Sa may makukuha tayo sa isa sa mga yun. Pero pare-pareho lang yan. Dito, magsisimula ako sa A. A square divided by A is A. Negative A square ito. A times B is AB. Negative AB yun. A times C, AC. So negative AC yan. So maabot pa tayo ng counting techniques, ha? Okay. Cancel. So this will be bring down B square. Bring down C square. This will be positive AB. And then this will be positive AC. And then the last that will be 2BC. Yung dulo, di ba? Bring down natin. O ngayon, magsisimula naman ako sa anong gusto niyo? Pangalawa, pangatlo? Pangatlo po. Hindi. Una, pangalawa? Pangalawa po. Pangalawa. So C. C squared divided by C is positive C. Yan. C times A is AC. So I write it negative AC here. I-align ko. C times B is BC. Change sign, negative BC. Dito ko susulat ang sagot. Doon sa kapareho niya ng term. C times C, we have negative C square. And then underline ulit natin lahat. Ito, cancel na yan. Bring down B square. Cancel na rin pala ito, no? Yan. So plus AB. Yan. And then plus BC. Then finally, we have no choice but B square divided by B. Second to second is positive B. Tingnan ninyo. B times A, negative AB. Yeah. And what else? B times B, negative B square. B times C, negative BC. Then finally, zero. So A plus C plus B at saka C plus B plus A, pareho lang yan. So parang ito yata yung nakuha natin.
And then may apat pang solutions na natitira. Okay, just try to imagine, isang problem pero pwede kang mag-produce ng anim na makakaibang solution na ang output ay isa lang. Nagasya ba? Yes, nagasya ba ninyo? So yan ang malalim pa sa long division. Na minsan ay hindi inaabutan ng ibang mga mag-aaral dahil siguro sa sobrang dami ng mga topics, sobrang busy ng mga teachers, minsan hindi na umaabot dyan dahil gusto nila matapos at maraming topics na maibahagi sa mga estudyante. Klaro ba? Klaro ang long division and synthetic division na ngayon? Yes. Opo, sir. Okay. Magbe-benefit ito sa inyo sa integral calculus lalo na. Minsan, may mga bagay-bagay na kailangan mo integrate pero hindi mo ma-integrate kasi kailangan mo muna mag-simplify ng given. Kailangan mo muna pala ng tulong ng long division o ng synthetic division. At minsan, kailangan mo pa rin pala ng tulong ng partial fraction. Nung nag-aaral ba kayo, itinuro sa inyo ang partial fraction? Hindi pa. So, kailangan ninyo yon sa integral calculus. Kahit na hindi ninyo natikap nung nag-aaral kayo sa senior high school o junior high school. Yung nga ang malaking challenge ngayon eh. Hindi natin sasabihin yung malaking problem. Ano? Ang natuturo, mag-exert pa rin ng effort. Tanungin yung mga estudyante kung ano yung mga hindi natutunan. And then saka i-add yun sa pinag-aaralan. Kahit na isingit lang. Kaya nga nakaroon kayo ng mathematics for engineers dahil nung wala pa kayo, hindi pa kayo first year, napag-usapan na namin nila Sir Marvin yan na mag-produce ng isang bridging subject like math-eng, yung mathematics for engineers. Kasi kung titingnan ninyo, hindi man nakumpleto lahat ng topics pa rin doon. Actually, kulang pa yun eh. Kulang pa yon. Kailangan pa ng isang bridging subject para ma-prepare kayo sa mga IO subjects ninyo sa engineering. Okay, klaro ba? Klaro? Opo. Klaro ba yung usapin? Okay, so very good.